Chapter 6. Nahuli ko itong nakatingin sa akin, ngunit mabilis na napaiwas ang tingin noong magtama ang aming mga mata. Isang pigil ng ngiti naman ang agad na gumuhit sa aking labi. Tinititigan pa niya ako kanina? Ay, ayokong maging assuming. Mahirap na. Paalala ko sa aking sarili bago kinuha na lamang ang cellphone mula sa bulsa ng aking pantalon. Miss? Bigla akong napalingon sa dalawang lalaki na dumating at huminto sa tapat ng lamesa. Kung nasaan ako ngayon? Sandali ko muna silang pinasadahan ng tingin. Mukha naman silang formal at kaaya-aya. Cute pa nga yung isa kasi may dimple. Ngunit isang formal lang ngiti lamang ang ibinigay ko sa mga ito bago nagsalita. Yes? Napakamot muna yung isa sa kanyang batok bago muling nagsalita. Halatang nahihiya. Are you with someone? Tanong nito. 'Cause my friend over there? Sabay motion nito sa kanyang kaibigan na nakaupo tatlong lamesa ang layo mula sa amin. Kumaway ito noong makita niyang itinuro siya ng kanyang kaibigan. He's asking for your name, and if you're not with someone, can we join you here? Tanong nito sa akin. Sabay-sabay naman kaming tatlo na napalingon sa biglang napatikhim mula sa kanilang likuran. She's with me. Seryoso ang mukha na wika ni Derek habang nakatingin sa kanilang dalawa. Oh! Sorry bro. Agad na paghingi ng paumanhin ng dalawa bago marahan na tinapik si Derek sa kanyang balikat. Napatungo lamang si Derek sa mga ito hanggang sa tuluyan na nga silang nakaalis. Sinundan naman namin ang tingin ng mga ito hanggang sa makabalik kung nasaan ang kanilang kaibigan. Nangingiti naman na tiningnan ko siya pagkatapos at magsasalita na sana nang muli niya akong tinalikuran para bumalik sa hindi pa rin naluluto naming pagkain. Pero in fairness ha, ang hot niya kapag ganun kaseryoso ang kanyang itsura. Parang handang makipagbasagan ng mukha eh ano. Natatawa na komento ko sa aking isipan. She's with me. Kanina ko pa ginagaya ang boses ni Derek, pati na rin ang kanyang tindig. Para asa rin to. Kanina pa rin ako tawang tawa sa tuwing tinitingnan ako nito ng masama para sawayin. Ang sarap-sarap kasi niyang asarin. Lalong-lalo na dahil ang bilis niyang mapikon. Ang angas eh no. Dagdag ko pa. She's with me. Muling panggagaya ko na naman at pagkatapos, napapalakpak pa habang tumatawa. Natigil ito sa kanyang pagnguya. Damn it, hindi ka ba talaga titigil? Saway nito sa akin, halatang nauubusan na ng pasensya. Kaya naman muli akong natahimik. Pigil ang aking tawa na muling nagsubo ng pagkain sa aking bibig. She's with Alexa! This time ay mas seryoso na ang kanyang boses habang mayroon na ring pagbabanta. Napahinga ito ng malalim upang kalmahin ang sarili. Sandaling nilunok ko muna ang pagkain na aking inunguya bago muling nagsalita. Ito naman, hindi na mabiro. Ani ko bago tuluyan ng uminom ng tubig. Ang KJ mo talaga eh, no? Pagkatapos ay napahalukip-kip pa at napahusong napasandal sa aking upuan. Ikaw na nga itong pinagtatanggol. Bulong na palatak niya sa kanyang sarili. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapairap. Oo na, no? Thank you. Pagpapasalamat ko bagong nginitian ng pilit sabay irap. Walang nagawa na napailing na lamang itong nakatingin sa akin. Ngunit mayroon naman na sumisilip ng ngiti sa gilid ng kanyang labi. Kaya mas lalong nanaig sa akin ang tuksohin pa siya. Yee! Ngiti na yan! Pagkatapos ay napataas baba ako ng aking kilay habang inaasar siya. At saka nagpakyut na rin. Psh! Yun na lang ang tanging narinig ko mula sa kanya hanggang sa tuluyan ko na nga itong napangiting muli. At pagkatapos ay tinignan niya ako ng diretso sa aking mga mata. Yung mga tingin na nakakatunaw at muling nagpapabilis ng pagtibok ng aking puso. Dahilan upang magbaling ako ng aking paningin sa ibang direksyon. Dahil pakiramdam ko, kapag hindi ko ginawa yon ay tuluyan na nga akong malulunod sa kanyang nangungusap na mga mata na hindi ko mawari kung ano ang sinasabi ng mga ito. Walang madali sa proseso ng pag-move on. Wala ring shortcut. Walang madaling paraan para mabilis na makalimot at mapabilis ang paghilom ng isang sugat. Lalo na kapag sobrang lalim ang sugat na iniwan sa iyong puso. Ngunit minsan, pilit tayong paglalaruan ng tadhana. Yung akala mong madali ay pahihirapin niya. At ang akala mong mahirap ay madali lang naman pala. Minsan, dadalhin ka sa lugar kung saan may makikilala ka na bago. Magbibigay ito ng isang tao na tutulong sa iyo upang mas mapabilis ang iyong paghilom. Isang tao na maghahatid sa iyo ng bagong saya at mga ngiti. Isang tao na magbibigay ng bagong pag-asa sa iyong buhay. Magbibigay ng liwanag sa dilim na akala mo ay wala nang katapusan at magbibigay ng mga bagong dahilan upang ikaw ay magpatuloy. Isang tao na makakasama mong bumuo ng mga bagong alaala at maghahatid sa iyo sa panibagong simula.
At doon, masasabi mo sa iyong sarili na tama nga sila. Naayos lang na natapos ang unang kabanata ng kwento na isa na lamang ngayon na alaala. At walang masama sa muling pag-uumpisa. Lalo na kung may isang tao ang handang samahan ka at patunayan sa iyo na ang lahat ng pagwawakas ay may katiyakan na magandang simula. And I'm so thankful dahil si Alexa ang taong ibinigay sa akin para samahan ako sa panibagong simula na meron ako ngayon. Ang tao na siyang paulit-ulit na nagpapakita sa akin na ang naging madilim kong mundo ay kaya pa palang lumiwanag muli at magkaroon ito ng panibagong kulay. Kahit hindi ko man alam kung gaano katagal ko pang makakasama si Alexa sa islang ito, pero lihim na umaasa ako na sana magtagal pa ito kahit papano. Hangad kong sa bagong simula na sinamahan niya ako ay mag-iwan ng isang malaking marka at maging dahilan yon para magpatuloy ako. Kasama man ito o hindi hanggang sa dulo. Inaamin kong napapalapit na ako sa kanya, nagiging kampante na akong kasama siya, natututo na akong tumawa muli at ngumiti ng dahil sa kanya. Dahil kay Alexa, nalaman ko na sa bawat sugat ay mayroong nakalaan na panghilom. At marahil siya nga iyon, ang panghilom sa sugat ko na hindi ko alam kung binigay ba sa akin o sadyang ipinahiram lamang ng panahon. Pero hindi na bale, dahil ang importante ngayon ay ang kasama ko siya. Hindi naman siguro masama na i-enjoy ko na lang ang bawat sandali na kasama ko siya, di ba? Katulad na lang ngayon, hindi ko mapigilan ang hindi lihim na mapangiti sa aking sarili habang pinagmamasdan si Alexa na masayang nakikipagkwentuhan sa bangkero at sa asawa nito. Kahit na ang lutong nitong tumawa at para bang walang kaarte-arte sa katawan, ay napakaganda pa rin itong pagmasdan. Oo na, maganda naman kasi talaga si Alexa. Hindi ba nasabi ko na yun noon pa? Nung unang beses itong sumulpot sa aking harapan, isa yun sa bagay na hindi maitatanggi at maitatago dahil kitang-kita naman sa kanya. Derek, come on, let's go! Sigaw nito sa akin bago ako kinampayan. Agad naman na tumayo ako at kinuha ang aming mga gamit bago tuluyang lumapit na sa kanila para ilagay ang mga ito sa bangka. Canned goods, drinks, flashlights, tents at marami pang iba na gamit na kakailanganin namin sa isla ang laman ng aming mga bag. Pupunta kasi kami ngayon sa Black Island o sa mas kilalang tawag ng mga taga rito na Malahon Island. Ito ay isang malaki at misteryosong isla na matatagpuan malapit sa Buswanga. From a distance, it has an eerie feeling despite its beautiful white beaches and coconut trees. Once you step foot onto the shore, there are many hidden caves and secluded beaches to explore. Yun ang sabi sa mga nababasa kong website tungkol sa Black Island na ngayon nga ay aming destinasyon. Ilang araw din kasi akong kinukulit ni Alexa na pumunta doon. Isa pa, matagal ko na rin naman talaga na gustong marating ang islang yun. Kaya naman naisipan ko na why not magstay na lamang kami ng ilang araw doon. Mayroon naman kaming tents. Lalo na ngayon na mukhang maganda ang panahon at kahit ilang araw kaming nandoon ay hindi kami babagyuhin. Sana, lihim na panalangin ko sa aking sarili. Habang dahan-dahan kaming papalapit sa Black Island, ang tubig ay nananatiling malinis. At ang mga ulap ay sumasalamin sa napakalinaw na tubig nito na animoy parang kristal dahil sa refleksyon ng sinag ng araw. Ang Black Island ay medyo hugis ominously na may maraming matulis na hiwa sa bato na bumubuo ng mga pribadong beach. Sobrang napakaganda ng isla at wala kaming ibang magawa ni Alexa kung hindi ang mamangha at mapanganga ng literal sa aming nakikita. Napaka-perfect nito lalo na sa mga magkasintahan, magkakaibigan, at pamilya na gustong mag-camping at hilig ang ganitong mga lugar. Pagdating namin sa isla ay agad na iniwan na rin kami ng mag-asawa. Sabi ng mga ito na bibisitahin na lamang kami bukas ng umaga at kami na rin daw ang bahalang mag-explore ng buong lugar. Agad na nagpasalamat kami sa mga ito at ibinigay ang nararapat na bayad para sa kanila. Napakabuti ng mga ito at talagang masasabi mong hindi magagawang manloko ng ibang tao. Ayaw pa nga sana nilang tanggapin ang pasobra naming bayad eh. Mabuti na lang talaga at makulit si Alexa. Agad na nagset kami ng tent noong makaalis na ang mga ito. At pagkatapos mismo, basta na lamang nagkubad si Alexa sa harapan ko. Mabilis na napaiwas ako ng tingin mula sa kanya at napatalikod na rin noong tumama ang aking paningin sa magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi ko rin mapigilan ang mapalunok ng maraming beses. Pwede bang next time kapag maghuhubad ka, siguraduhin mo naman na walang ibang tao ang nasa harapan mo? Saway ko sa kanya habang nakakunot ang noo at muling ibinalik sa kanyang mukha ang aking mga mata. Ngunit sa halip na pakinggan ako ay natawa lamang ito sa sinabi ko habang naiiling. Alexa, I'm serious. Dagdag ko pa.
What? Nakasuot naman ako ng swimsuit ko ha. Pagdadahilan pa niya. Bago dahan-dahan na umikot pa sa harapan ko na para bang nasa fashion show siya or swimsuit competition. Yeah, she's now wearing her yellow bikini kung saan exposed na lalo ang kanyang perfect curve mula sa kanyang flat na chan, mahaba at mapuputing legs, sa kanyang sumisilip na cleavage at hindi ko mapigilan ang muling mapalunok sa pangalawang pagkakataon noong mag-angat ang aking paningin sa kanyang magandang muka at biglang magtama ang aming mga mata. Bago nito mabilis na napataas baba ang kanyang kilay. Done checking me out? Tuyo nito sa akin. Bago napangisi ng nakakaloko. Mabilis na muling napaiwas ako ng tingin mula sa kanya bago ito nagpakawala ng isang malutong na pagtawa. Halatang nang aasar na naman. Akala ko ba kahit maghubad pa ako sa harap mo ay walang tatayo? Oh shut up, will you? Putol na saway ko sa kanya at tatalikod na sana noong may isang ideya akong naisip. Upang makaganti sa pang-aasar nito sa akin, napangiti ako ng nakakaloko noong muling napaharap sa kanya. Agad naman na nakuha nito ang ibig sabihin ng mga ngiti ko. Derek, I'm warning you! May pagbabanta na sabi nito sa akin. Bigla na lamang itong napaatras bago mabilis na tumakbo papalayo mula sa akin. Mabilis naman na hinabol ko ito at noong maabutan ko siya ay parang sako na agad kong binuhat at pinasan habang tumatakbo patungo sa dagat. Napapatili na utos nito sa akin habang pinaghahampas ang likod ko gamit ang kanyang kamay. Ngunit hindi ako nakinig. Pabagsak ko itong inihagis sa tubig habang tumatawa ng malutong. Habang si Alexa naman ay napapaubong tumayo mula sa pagbagsak dahil nakainom ng tubig alat. Mabilis na lumapit ito sa akin at agad akong pinaghahampas sa aking dibdib. Ang sama-sama mo! Singhal nito habang namumula ang pisngi dahil sa inis. Nawala bigla yung poise at pagkababae ko dahil sa ginawa mo! Sabay tatalikod na sana ito nang mabilis ko siyang pigilan sa kanyang balakang at hinigit ito nang mas malapit sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa yon dahil parang may sariling utak ang mga kamay ko na basta na lamang siyang hinawakan. Halatang nabigla ko ito sa aking ginawa. Maging ako rin sa aking sarili. Sandaling nagkatitigan kami sa isa't isa bago bumaba ang aking mga mata sa medyo nakaawang na kanyang labi. Parang hinihikayat ako nito na tikman sila. Ngunit mabilis na napaiwas ako ng tingin mula rito at saka siya itinulak palayo mula sa aking katawan at basta na lamang walang lingon likod ko itong tinalikuran. Bigla kasi yata akong nang init. Ang init-init na nga ng panahon at sikat ng araw, dumagtag pa ang ganitong pakiramdam. Ay nako! Naging maganda ang panahon sa buong araw na nalibot namin ni Alexa ang isla. Pinasok rin namin ang kuweba na nandito sa Black Island. Hindi katunay na nakapunta sa islang to kung hindi mo nagawang pasukin ang nasabing kuweba. At sobrang napakalamig sa loob nito. Merong parte na pwede kang lumangoy doon. Sobrang napakalinaw ng tubig na kitang-kita ang ilalim nito at napakalamig din. The place is also awesome for divers. Perfect for snorkeling. We also saw a lot of different corals and fish species here. Lalo na at good spot din ito for cliff jumping if you are game. Of course, sinumukan din namin dalawa ni Alexa yun kahit na noong umpisa ay natatakot pa ito. Napakasarap lamang mamalagi sa islang ito. Isang tunay na paraiso kung saan kaming dalawa lamang ni Alexa ang nandito. Dahil walang masyadong turista ang napapadpad ngayon sa Black Island. Kaya naman naiisip kong umaayon talaga sa amin ang panahon. Hinahayaan nito na mag-enjoy muna kami sa tatlong araw na pagstay namin dito nang walang ibang tao. Katulad na lang ngayon, nakatatapos lamang namin pareho ni Alexa na kumain ng hapunan. Medyo naparami nga ang pagkain ko dahil hindi ko akalain na ganun pala siya kagaling magluto. Nagluto lang naman ito ng pork barbecue na hindi ko alam kung bakit naging ganun kasarap ang karne. O baka dahil si Alexa ang nagluto kaya masarap. Pili ang tanong ng aking isipan na agad ko rin iwinaglit. Meron din itong ginawa na lato o seaweed salad at chicken barbecue na mas lalong nagpabusog sa akin. Baka iniisip nyo na hindi ako tumulong sa pagluto, ha? Of course, ako ang gumawa ng apoy at nag-ihaw ng barbecue. Pagkatapos naming kumain ay agad na naupo ako dito sa may tabing dagat. Malapit na rin kasi ang maghating gabi. Medyo late na rin kasi kaming natapos sa pagluto kanina eh. Tahimik na pinagmamasdan ko lamang ang mga hampas ng alon at hinahayaan lamang na maabot nito ang aking mga paa. Hindi ko mapigilan ang mapapikit habang ninanamnam ang bawat sandaling. Nagmumuni-muni ako na siya naman biglang pagsigaw ni Alexa na narinig ko mula sa may hindi kalayuan. Mabilis na napatayo ako at agad na hinanap ito sa madilim na paligid. Alexa! Pasigaw na pagtawag ko sa pangalan niya bago nagsimula ng hanapin siya. Alexa!
Where are you? Muling pagtawag ko sa kanya, ngunit wala pa din akong nakuhang sagot mula rito. Sandaling nagtungo muna ako sa aking tent bago kumuha ng flashlight. At pagkatapos ay muling hinanap ito sa paligid. Saan ba kasi nagpunta yung babaeng yun? Pagmamaktol ko sa aking sarili. Alex! Derek! Nung marinig ko ang pagtawag nito sa akin ay hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad na nagtungo sa pinanggalingan ng kanyang boses. Ikinalat ko ang ilaw sa buong paligid. Agad na nakahinga ko ng maluwang noong makita ko ito. Nakataba sa mahindi kalayuan habang nadadaganan ng isang medyo may kalakihang sanga ng putol na kahoy. Patakbo na lumapit ako rito at agad na binuhat ang kahoy na nakadagan sa kanya. Pagkatapos ay mabilis na hinawakan ito sa kanyang braso para siya ay alalayan sa pagtayo. Nanginginig ang kamay at katawan nito nung mapahawak siya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapatawa ng mahina, dahilan upang makakuha ako ng isang batok mula sa kanya. Nasaktan at napanga na nga lang yung tao, pagtatawanan mo pa! Singhal niya bago nauna nang maglakad kaysa sa akin dahil sa inis. Ngunit muli itong natigilan at pagkatapos ay muling bumagsak sa buhangin dahil sa hindi nito kaya ang maglakad mula sa natamong sugat sa tuhod at binti. Mabilis ang mga hakbang na sinundan ko siya. Noon naman nakita ko na lumuluha na ito na parang bata. Napapailing na lamang ako sa aking sarili. Nakikita mo ba yung sugat ko? Tanong nito habang lumuluha at mabilis na pinunasan ang kanyang pisngi. Ang sakit-sakit nila! Napahinga ako ng malalim. Sino ba kasing may sabi sa'yo na pumunta ka sa lugar na madilim at walang dala na kahit anong flashlight? Saway at singhal ko rin sa kanya bago na upo para maging magka-level kami. Lalong napakunot lamang ang noon nito habang humihikbi. Naihihina kasi ako eh. Baka sumilip ka bigla kaya nagpunta ako sa madilim. Aray ko naman! Sabay himas nito sa kanyang noon na pinitik ko kaya siya natigilan. Kung ano-ano kasing naiisip mo kaya ka napapahamak. Ay nako! Lumapit pa ako ng konti sa kanya bago tiningnan ang sugat niya. Ang arte mo naman! Ang liit lang naman pala na sugat mo. Kung makaya ka dyan, daing mo pa isang bata. Hindi makapaniwala na wika ko. Ngunit sa totoo lang eh, medyo may kalakihan nga ang sugat nito. Hindi na ito kumibu pa at sa halip ay tiningnan na lamang ako ng masama. Noon naman, bigla ko itong binigyan ng isang matamis na ngiti. Mahalatang nang aasar lamang. Muli ay napahinga ako ng malalim. Hold this! Utos ko sa kanya bago inabot rito ang flashlight. Nagtataka man ang kanyang mga mata ay kinuha pa rin niya ito mula sa akin. Pagkatapos ay agad at walang sabi na binuhat ko ito. Yung bridal style upang hindi na siya mahirapan pang maglakad. Walang nagawa na napakapit at ipinulupot na lamang din ito ang kanyang kaliwang kamay sa aking batok. Habang ang isang kamay naman nito ay nakahawak sa flashlight at nakatutok sa aming daanan. Habang naglalakad pabalik sa aming tent, ay naramdaman ko ang mainit at nakakapasong pagtitig nito sa mukha ko. Stop staring at me. Saway ko sa kanya bago napasulyap sa kanyang mukha. Ngunit sa halip na mapaiwas ito ng tingin, ay binigyan lamang niya ako ng isang ngiti. What? Pagsusuplado ko. Ang pogi mo lalo kapag ganitong malapitan habang buhat-buhat ako. Sabay taas-baba ng kanyang kilay na sabi nito sa akin. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na lamang sa paglalakad hanggang sa tuluyang makarating na kami sa kanyang tent. Marahan na ipinasok ko siya sa loob at dahan-dahan na inilapag. Ngunit hindi naman inaasahan na biglang maglalapit ang aming mga muka. Yung malapit na isang inch na lang ang layo. Nararamdaman ko na ang init ng kanyang paghinga. Maging ang amoy ng toothpaste na gamit nito ay naamoy ko na. Napalunok ako at agad na napaiwas ang tingin bago inilayo ang aking muka mula sa kanya. I'll be right back. Utal na sabi ko at mabilis na tumalikod na. Kinuha ko lamang ang medkit sa aking tent at agad din naman bumalik kay Alexa para gamutin ang sugat nito. Thank you! Hindi makatingin sa aking mukha na pagpapasalamat niya noong matapos kong lagyan ng band-aid ang kanyang sugat. Mataman na nakatitig lamang ako sa kanyang mukha hanggang sa magsalubong ang aming mga mata dahil sa kanyang pagsulyap. Next time, be careful! Pagpapaalala ko rito bago siya binigyan ng isang ngiti. You can rest now. Dagdag ko pa at tatalikod na sana para muling lumabas ng kanyang tent nang mabilis akong pigilan at mahawakan ito sa laylayan ng aking suot na damit. Pwede bang dito ka na lang matulog? Nanginginig ang boses na pakiusap nito sa akin. Dahilan upang muling mapalingon ako sa kanya. Mula sa kamay nitong nakahawak sa laylayan ng aking damit ay dahan-dahan na nag-angat ang aking paningin sa kanyang muka. Alexa, hindi tayo pwedeng matulog ng magkatabi. Biro ko at pilit na pinaseryoso ang aking muka. Hindi pwede, dagdag ko pa ng mayroong diin. Malungkot at lugmok ang muka na muling napayo ko ito.
Ganun ba? Sabi niya sa pinakamahinang tono. Natatakot kasi ako. Dagdag pa niya bago napahikbi. Anak nang, bakit ba ang iyakin niya? Napakamot ako sa aking ulo. Alright then, I'll sleep with you. Tuloy ang pagpayag ko. Di mo naman ako siguro pagnanasaan, di ba? Dagdag na biro ko pa upang tumahan na ito sa pag-iyak. Itong magandang katawan ko, hindi mo naman siguro. Otomatiko akong natigilan nung tiningnan niya ako ng masama. Fine. Kunwari na napipilitan na muling saad ko at tuluyan na ngang nahiga sa kanyang tabi habang siya naman ay tahimik lamang na nakatingin sa akin habang nakaupo pa rin. Lumipas pa ang ilang minuto bago ito tuluyang nagpa siya na mahiga na sa aking tabi. Hindi na ito muling nagsalita pa habang ako naman ay tahimik lamang din na pinagmamasdan ang bubong ng tent. Nakikiramdam. Hanggang sa hindi nagtagal ay narinig ko na lamang ang mahihinang paghilik nito na siyang dahilan upang gumuhit ang isang ngiti sa aking labi bago ko tuluyang ipinikit na rin ang aking mga mata. Kinabukasan, nagising na lamang ako dahil sa bagay na nakadagan sa akin. Kunot-noo at dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Agad na bumungad sa akin ang himbing na himbing pa rin hanggang ngayon na si Alexa. Kaya naman pala, ikako sa aking sarili bago napatingin sa kanyang magandang mukha. Nakauna nito sa aking braso habang ang isang legs naman nito ay nakadantay sa aking katawan. Ganon din ang isa nitong braso na nakayakap sa aking dibdib. Muling nag-angat ang aking mga mata sa kanyang muka na isang pagkakamaling paggalaw ko lamang ay pwede ko na siyang mahalikan. Napangiti ako nang wala sa sarili habang pinagmamasdan siya. Mas maganda pala talaga siya kapag ganitong malapitan. Mas maganda siya sa umaga. Napapalunok na bumaba ang aking mata sa kanyang medyo nakaawang na labi. Noon din ay biglang gumalaw ito at dahan-dahan na iminulat ang kanyang mga mata. Uy, tinititigan niya ako, panunokso nito sa akin. Kaya naman mabilis akong napabangon ng 10 oras, dahilan upang humiwalay ang katawan nito sa akin. Ouch! Reklamo nito habang napapahimas sa kanyang ulo na nasaktan. Walang iya! Kanina pa ba siya gising? Palatak na tanong ko sa aking sarili, bago padapog na tuluyang lumabas na mula sa tent nito. Habang rinig na rinig ko naman ang malulutong na pagtawa nito sa loob. Talaga naman,